Well, Diwata, ito, magpapayo ko lang sa'yo. Ano kayang rason kung bakit pinangaralan ni Juliana si Diwata at Pinuna? Sino nga ba siya para magsalita at bakit kaya di niya natiis ang bagay na ito tungkol kay Diwata? Matatanda ang noong 2022, nagkaroon ng issue sa pagitan ni na Vice Ganda at Juliana Pariscova Segovia dahil sa pahayag ng It Showtime host tungkol sa natuklasan niyang isang kakilala ang troll at basher sa social media. Bahagi pa nga ng pahayag ni Vice, magugulat ka na lang sa mga post niya. Samantalang dati, pag walang pera yan, Gcash. Nagpapa-Gcash siya mga bakla. Siguro lahat na pa-Gcash na niya. Hindi nagbanggit ng pangalan si Vice, pero umalma si Juliana sa mensahe na ipinadala nito sa direktor na si Daryl Yap. Nanindigan si Juliana na hindi siya nanghihingi ng pera sa pamamagitan ng Gcash mula sa mga kaibigan ni Vice. Samantala, mapapanood naman sa mga ibang video ni Diwata ang pagtulong niya sa kanyang mga kasamahan sa ilalim ng tulay. Hindi nga nakalimot si Diwata na balikan kung saan siya nanggaling at ibahagi ang blessing na mayroon siya sa kanyang mga kaibigan. Sa kabila nito, madami naman na ding nagsabi na nagbabago na ang ugali ni Diwata. Ang dati umanong humble ay naging mataas na ang tingin sa sarili ngayon dahil madalas ngang ini-snap ni Diwata ang mga nagpapapicture sa kanya at mga sikat na vlogger lang ang pinapansin nito. Ngunit ano nga bang ginawa ni Diwata at bakit siya pinangaralan ni Juliana? Ibinahagi nga ni OG Dia sa kanyang YouTube channel na tinitira umano ng madla si Diwata ngayon dahil hirap itong umiti. Nabanggit nga rin niya rito na may payo si Juliana kay Diwata. Ani OG, meron niyang sinabi si Juliana, sa pangit community daw dapat daw hindi ganon ang asta. For me, parang paulit-ulit na lang yung isyong ibinabato kay Diwata na laging masungit. Ayaw magpa-picture, laging bad trip, panimula ni Juliana. Ayon kay Juliana na noong nagsisimula siya ay nakinig daw siya sa mga payo ng mga veterano. Regardless kung anumang estado sa buhay ng mga nakakasalamuha natin, nakikilala natin, nakakatrabaho natin, kailangan lagi itong nakangiti, giit ni Juliana. Kasi yung ganitong mukha natin, laging nami-misinterpret kung masaya ba tayo o hindi. Kaya kailangan lagi tayong nakasmile, kasi kahit deep inside masaya tayo, pero hindi nagre-react yung mukha mo, hindi ka talaga nila maiintindihan, dagdag pa niya. Naiintindihan din umano ni Juliana na maraming ginagawa si Diwata gayong hands-on ito sa kanyang negosyo at maaari ng panahong iyon na may nagpakuha ng larawan ay oras ng kanyang pahinga. Subalit mayroon ding mungkahi si Juliana ukol dito. Kung gusto mong magpahinga, magpahinga ka doon sa lugar na hindi ka maiistorbo, hindi ka maaabala. Kasi yung pinestohan mo, daanan talaga siya ng customer mo. Meron at merong makakakita sa iyo. May tendency talagang magpapapicture talaga sa iyo. At kung hindi mo maibibigay sa kanila yon, simpleng ngiti. Simpleng pasasalamat gesture na naa-appreciate mo sila. Makakasakit ka lang din ang damdamin. Siguro naman, hindi kasing mahal ng pares mo yung ngiti mo, diba? Kailangan smile lang tayo lagi, Diwata. Mga ganitong hindi tayo kagandahan, dapat hindi natin ipinagdadamot ang isang simpleng ngiti. Ayon pa kay Juliana. Samantala, halo-halo naman ang naging reaksyon ng mga netizen sa pahayag na ito ni Juliana. Payuhan mo sarili mo, babalina. Sausaw ka ng sausaw. Kauyam na. Bakit? Di mo na ba maabot ang kinalalagyan ni Diwata? Kaya ka nang babatiko sa kanya? Magtrabaho at magsumikap ka rin. Huwag puro bunganga, lalaki. Layo yan sa karma. Busy kasi tapos dami nang iistorbo. Nai-interrupt siya sa ginagawa ng mga tao. Pero may time siya para pagbigyan mga tao. Mayabang na eh. Baka biglang lumubog bangka mo, Diwata. Bakit pa kasi nagpapapicture kay Diwata? Feeling tuloy ni Diwata, super duper sikat na talaga siya. Daig niya pa ang talagang mga artista.